Namataan na naman sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang ilang dayuhang barko. Ayon sa isang eksperto, posibleng epekto raw ito ng ginagawang pag-alma ng Pilipinas at pagkakaroon ng dagdag na patrol sa ating teritoryo. Nakatutok si Chino Gaston. Nagsibalikan na raw ulit ang mga foreign fishing vessels sa Union Banks area, serya ng mga bahura malapit sa Palawan na pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa mga litratong kalakip ng report ng satellite imaging company na Similarity mula sa 7 barko noong kalagitnaan ng Mayo, umakyat sa 236 ang bilang ng mga foreign fishing vessels sa lugar ngayong Hunyo. Hindi matiyak ng Similarity kung mula sa anong bansa ang mga barko, pero ang Vietnam at China lang ang may outpost sa lugar para bantayan ang kanilang mga mangingisda. Marso unang nakita ng Western Command ng AFP ang mga nagkukumpulang Chinese fishing vessels sa Union Banks malapit sa Whitsun Reef. Dahil dito, naghain ng sunod-sunod na diplomatic protest ang DFA sa China at nanawagan si Defense Secretary Delphine Lorenzana sa China na umalis mula sa EEZ ng Pilipinas. Pero ayon sa maritime law expert na si Professor Jay Batumbakal, sa posisyon ng mga foreign fishing vessels, posibleng may epekto na daw ang ginawang pag-alma ng Pilipinas at pagkakaroon ng karagdagang maritime patrols. Kumbaga nasa edge sila ng EEZ, hindi yung pasok ng pasok lahat. Mm-hmm. At least hindi sila naka-base sa Mischief Reef, no? Which is right in the middle. They're more or less trying to stay away pa rin naman. And then when we look at yung data on boat detections at night, karamihan pa rin, parang ino-observe nila yung EEZ boundary at least. Ang security expert na si Professor Romel Banlawi, dismayado na tila nagiging free for all na ang EEZ ng Pilipinas. Ang talagang pinaka dapat na gawin ng ating pamahalaan para mapigilan yung incursions ng mga foreign vessels sa ating exclusive economic zone ay ma-intensify talaga at ma-sustain yung ating maritime patrol sa area niya. Isa sa pwedeng magpalakas ng maritime patrols ng Pilipinas ang pagbalik ng U.S. Visiting Forces Agreement. Matatanda ang pinalawig pa ng 6 na buwan ng suspensyon ng pagkansela sa VFA. Yan ay habang patuloy ang negosasyon ng DFA sa U.S. government para tiyaking mutually beneficial o patas ang pakinabang ng Pilipinas at US sa pagpayag na makapunta ang mga Amerikanong sundalo sa bansa para sa mga military exercises at iba pang aktibidad. It's really important for us because it's mutually beneficial anyway. To be honest about it, the VFA, I think, has benefited our military, of which Secretary Lorenzana has confirmed this. On several occasions. So we're hoping that this will continue, and of course the U.S. government, is especially the U.S. military establishment, is very pleased with this development that the president has extended it for another 6 months. So we're hoping that it will be perhaps better than it ever was in terms of the kind of agreement that we have with them, and it will be mutually beneficial for both are militaries. Sa ibang parte naman ng karagatan, malaya nang nakakapangisda ang mga Pilipino sa loob at labas ng Scarborough o Panatag Shoal. Sa mga litratong ito mula Northern Luzon Command, makikita ang mga dekatig na bangka ng mga Pilipino na dating iniiwasan ng bahura dahil sa pangambang huhulihin sila ng Chinese Coast Guard. Hindi na umalis sa mga patrol boats ng Philippine Coast Guard at BFAR sa lugar mula nang iutos ng gobyerno ang mas madalas na pagpapatrolya sa EEZ. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras.